Handa raw si PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na magbitiw sa pwesto kapag hiningi ito ni Pangulong Duterte. Sa gitna ito ng mga panawagang mag-resign siya dahil sa pagkakasangkot ng mga pulis sa kaso ng pagdukot at pagpatay sa Koreanong si Ji Ik-ju. Balitang hatid ni Danu Tingkungko. Sa kabila ng mga kontrobersyang ipinupukol kay PNP Chief Ronald Bato de la Rosa, palabiro pa rin siya nang humarap sa mga pulis sa Camp Caringal sa Quezon City. Napakagandang regalo raw ang ibinigay sa kanya para sa 55 kaarawan niya. Ang tinutukoy ni de la Rosa ang pagdukot at pagpatay sa Koreanong negosyanteng si Ji Ik-ju na pinatay umano ni SPO3 Ricky Santa Isabel sa loob umano ng Camp Krame. Dahil dito, nanawagan si House Speaker Pantaleon Alvarez kay de la Rosa na magbitiw para isalba si Pangulong Rodrigo Duterte sa kahihiyan at maibalik ang respeto sa tanggapan ng PNP chief. Sabi pa ni Alvarez, mukhang mas interesado pa si de la Rosa ang mag-showbiz. Kung ano-ano raw kasi ang ginagawa nito gaya ng pagbibideo kaya at panonood ng concert. Nitong Miyerkules lang, nanood si de la Rosa ng concert ng isang international artist sa Pasay. Sagot naman ng PNP chief, hindi siya nag-e-enjoy sa kanyang trabaho. Handa raw siyang umalis sa pwesto kung sasabihin ng Pangulo. Ito po mga gusto mag-sign po. Pero pagbigyan ko siya, sa kanila, pasaya ko. Hintayin niyo, pagka magpapalaman ng presidente. Kung ayaw sa presidente, sila na mag-resign. Wala pang reaksyon ng Malacanang tungkol dito. Si Senadora Laila De Lima naman sinabing tila naghahanap ng palusot ang administrasyon dahil hindi na raw makontrol ang PNP. Kung hahanapin ang ugat ng problema, yan anya ang pulisiya ng administrasyon sa giyera kontra droga na ginawa raw mga kriminal ang mga pulis. Hindi lang daw si de la Rosa ang may kasalanan. Dapat din daw sisihin ng Pangulo na ginawang tokhang death squads na sangkot sa mga racket sa tong ang PNP na dating professional na institusyon. Dapat daw papanagutin na agad ng administrasyon ang may sala. Ang DILG tiniyak sa pamilya ng namatay na Koreano na paparurusahan ang mga sangkot sa krimen. Dano Tingkungko, GMA News.